Hello guys, good morning everyone. So today andito po tayo sa labas. So I decided na kailangan ko na pong i-repot itong aking mga nabiling succulents and cactus kasi ilang araw na silang hindi na ililipat. So bago yon, so gusto ko muna silang ipakita sa inyo. Ayan, so ito po ay si Jade. So nabili ko po to sa, so lahat po yan nabili ko sa Ace. Ayan, so ito nasa 29 dirhams, so sa peso natin mga nasa 380 yan. And then ito, gusto ko talaga maraming succulents kaso wala nang pagpipilian, kaya ayan, nag-iisa lang siya, so need ko na siyang i-repot. So 19 dirhams, so sa peso nasa 250, pero kung sa Pinas makakabili ka na ng ganito ng mga 6 sa presyo niya, no? And then ito 27 dirhams. So pinili ko po yung maraming babies. Ayan, kung makikita ninyo, ayan to, tsaka ayan. So ang init po kasi nasa labas ako nito. Ayan, no, pakita ko lang, init kahit umaga. So ayan yung swimming pool, kaso walang tubig dahil nga sa pandemic. Ayan, nakapalibot po kami ng buildings. So, ayan. So, tuloy na po natin. Ang init kahit umaga. Grabe. So, ito 25 dirhams. So, sa ganito din po, magbibigay ko pong tips sa inyo. Pag bumibili kayo ng succulents or cactus, yung, ayan o, makikita nyo ang daming babies. So, pwede natin yan maiwalay sa kanilang mother. So, at least mapaparami natin sila. So, magkano ba ito sa peso? 25, mga nasa 300, mga ganun, 330, yun. So, at least, malilipat natin siya sa kanyang, mapaparami natin sila. Kasi ang dami nilang babies. Kasi, pare-pareho lang naman yung price nila. Minsan may tatlo lang, dalawa. So, ba't di ka pakukuha sa maraming babies, no? Like this, katulad nito. So, ayan. May mga babies po siya. So, ayan. Mahiwalay natin siya sa mother niya. And then, ito. Ayan, 12 dirhams. Hindi naman ito succulents. Petonia daw ito, petonia. Pero nagandahan ako. Kaya, ayan, kinuha ko po siya. And then, ito, dito ako maglalagay ng, magre-refat din ako dito. So, hindi ko alam kung ano ilalagay ko dyan sa ating pichel. So, yan is 14 dirhams. Sa Ace ko din nabili. Tapos, itong metal planters. Ayan, oh. Ang ganda rin niya. Para siyang, parang antique ang dating, no? Pati yung pichel. Pati itong ating metal planters. So, 19 dirhams po ito. Nasa 250. Tapos, nakapunta po kami sa Dragon Mark. So, ayan. Nakita ko yung mga stone. Bumili na ako. Bumili na ako ng ito na lalagay ko po sa taas. So, ito, nabili ko siya ng 20 dirhams. Na 25 kg ba yan? Yan. Yan po yung nandyan sa taas. So, ayan. Ganyan po siya karami. 20 dirhams. Pero ito, mas mahal siya. Ito. 45 dirhams. So, ito yung pinakamahal sa nabili ko.
sa peso, mga nasa 600 pesos. Pero ito is 20 lang, mga nasa 260 plus. Tapos itong fatting soil, ayan. So, okay. Then, ano ba ito? 2 kg po siya. Nasa 8 dirhams po ito sa Ace din. Pag po nagluluto kami ng egg, hindi namin hindi ko tinatapon yung shell kasi ginagamit ko din ito sa soil ko. So ayan, kailangan ko na po silang i-refat. Ah, ayan po, mayroon pala ako dyan ng lemon. At saka yung, ayan o, oh, yung pinropagate ko po na lemongrass. At saka yung tinanim ko from seed na lemon. So, okay, let's start, guys. Let's start na po sa pagre-refat. So, ayan guys, let's start po tayo sa pagre-repot ng ating mga succulents. Okay, so eto, na-mix ko na po yung aking gagamiting fatting soil para po sa ating succulents. Ay, sobrang init po talaga. So, una, dito po tayo. So, dito muna, no? So, wala po siyang butas. So, ang gagawin po natin pag ganito, lalagyan natin siya ng stone. So, kaya bumili ako ng stone. Maliban po sa ginagamit ko din ito pang topping sa taas ng mga succulents. So, ginagamit ko din siya pang paglagay sa baba po ng ating potting pot. Kasi wala nga siyang butas. Lalagyan ko din siya. So, ayan po yung nilagay nating stone. Kasi dahil nga po sabi ko sa inyo, wala po siyang butas. So, pag dinilagan po natin, wala siyang lalabasan ng tubig. So, kaya nilagyan ko po siya ng stone. At least, kumbaga mapunta po dyan sa baba yung water, nagmo-moist po siya sa taas. No? Hindi po, kumbaga hindi ganong contact yung tubig sa soil. And then, lagyan na po natin ito ng fatting soil na minix ko. Mahilig po talaga ako sa mga succulents. So, andito po ako ngayon sa Dubai, sa Philippines. Doon, ang dami ko po mga succulents. Nag-propropagate din po ako ng mga succulents by leaves. So, ipapakita ko po din po sa inyo yon kung paano. So, ayan. So, dito, ang mamahal ng mga succulents talaga. Okay. Pero dahil sa I love cactus and succulents, kaya napapabili ako. So, ngayon, ang ilalagay ko po dito is ito. So, ito. Try po natin kunin yung mga babies niya, no? Separate po natin siya. Separate po natin sila sa mother nila. Ay, kung maririnig niyo po, hinihingal ako kasi nga sobrang init. So, alisin po muna natin itong soil niya. Kasi nga, i-repot natin. So, isang plant na to. So,
Then check po natin yung mga leaves na dead, and then alisin po natin yan. So eto pa, alisin na natin siya. Ay, sana mapalaki po natin sila, mabuhay sila. So ito, wag na natin siyang alisin. So gawin po natin, alisin po natin yung, guntingin po natin yung ibang roots niya. So ayan. And then ito guys, no? Grabe, oh, tuyong-tuyo po yung kanyang soil. So, mula nung binili ko siya, as in talagang hindi ko siya diniligan. So, ayan, kaya tuyong-tuyo po yung kanyang soil. So, tapos mag-propropagate po tayo sa kanyang leaves. Kasi ang mahal ng succulents dito, so subukan po natin magparami sa kanyang leaves, no? So, alisin po natin yung soil niya dito. So, ayun, meron po siyang patay na leaves. Nakikita ba? So, ito lang po. Ganyan. So, ito. Ayan. So, try po natin mag-propagate ng kanyang leaves. Ah, sana makapagparami tayo nito. Kasi nga, ang mahal ng succulent dito. So, sana maparami natin sila sa kanilang leaves. So, kaya bumili din po ako ng ganito. Ang purpose ko talaga is magparami po talaga. So, ayan, nagtira ako ng maliit. Ito na muna po yung una natin. Si, ano ba to? Petonia. Petonia daw to. Lagay po natin si Petonia dito. So, let's see kay, ano, kay Jade. So, ayan.
So, maglalagay po tayo dito. Tsaka, dito, itatry ko po maglagay dito. Magse-separate ako kay Jade. So, tignan po natin. Kukuha tayo. 1, 2, and 3. Okay. Oh! Sorry. Wala din po itong butas, kaya lalagyan natin siya ng stone sa baba. Maganda ito. Para mas maganda po ito. So guys, tapusin ko na lang muna ito at ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. So mamaya ko na lang po ipapakita sa inyo yung mga matatapos ko, okay? Kasi sobrang init po talaga dito. So okay, guys. So nga pala guys, papakita ko na sa inyo yung pagpropagate natin sa mga leaves ng succulents. So ayan, ganyan. Ayan, kailangan tuyo po yung ating soil pag nagpo-propagate po tayo ng mga succulent leaves. And then wag mo muna po natin itong diligan. No? And then, ilatag lang po natin sila ng ganito. So, ayan. So, ayan. Ganyan lang po, guys. And then, after 3 to 4 days, pwede na po natin silang ispray ng tubig. No? Nasa bright area lang po sila, pero not direct sun. Okay? Yan. Tapos, after 3 to 4 days, pwede po natin yung spray. Okay? So, ganyan lang po magpaparami. And, pag ano, bibigyan ko po kayo ng update about sa ating pag-propagate ng leaves. Hello, guys! So, ayan. Natapos ko na din po yung mga refatting nating succulents and cactus. So, yung jade po natin, nagawa ko po siya ng tatlo. So, ayan, 1, 2, and 3. And then, ito guys, nakalimutan ko yung name niya. Let me know kung ano po yung pangalan nito. So, ito po yung mga babies niya. So, ayan, tatlo sila. Tapos yung isa nating sa cactus. So ayan, sineperate ko din po sila. So naging 5 sila, pero sa isang lalagyan ito, ginawa ko 3 po sila dito. And then ito, tigi-isa sila dyan. So ayan, sana ay wag silang magtampo sa ginawa ko. So ayan guys. At natapos din, sobrang init po talaga dito sa labas. Tapos yung pong ating mga
succulent leaves. Ayan. So, dyan ko po. Nilipat ko po sila dyan. So, update ko po kayo kung ano pong mangyayari sa kanila. Okay? Tapos, naglipat din po ako ng lemon. So, ayun. Sana mag-grow din siya. So, ayan pa po yung mga lemon. Ang ating ano ba to? Lemongrass. Okay, guys. So, thank you so much. Sana nagustuhan niyo po yung ating video today. And don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. And bye. God bless all. Bye-bye, guys. Sobrang init po. Grabe. Ang init-init. Kahit gustong mag-swimming, di pwede. Wala siyang tubig. O siya, guys. Nagbababay na. Babay talaga. Babay na po talaga. Okay. Thank you. And God bless.